Hello, grade 5. Welcome back to my channel. So today's this is our first video explainer about our previous activity. So that is activity 3, smash it, bend it, stretch it, and scratch it. So I don't know, I'm sorry to say, but dapat kasi nagtanong. Dapat kasi kung may kalituhan man sa mga sa subject natin. So I know that science is one of the very difficult subject. Very difficult siya. Lalo na sa mga terminology, sa mga terms niya na kapag hindi naman tayo magbabasa talaga, hindi natin maintindihan ng maigi. So now I'm here to help. I'm here to guide you. Para po i-explain ko step by step, and para ma-explain ko sa inyo step by step, and then para na pa rin tayong nasa loob ng classroom, but it is a type of modular distance learning. Ito yung kahit na hindi tayo online, but I want to extend my help through this video. Okay, so now, hindi ko alam kung lahat ba'y makapanood kasi wala naman tayong load, walang cellphone na mas malaki yung ano, basta, but I tried. Kung gusto nyong tingnan, kung gusto nyong matuto, manood kayo, kung ayaw nyo naman, nasa inyo yun. Kasi ako hindi pa kasi ako pwede pumunta dyan sa inyo kung saan man kayo, but this is my way of extending my help, and then para po makapag-guide. And then kung meron pa kayong tanong, just leave your comment below para malaman natin, ha. Okay, so let's start. Ito na nga sinasabi ko sa GC natin, sa group chat natin, na ako po ay nalulungkot. Hindi po tayo pareho sanay dahil ang kami naman talaga ay trabaho naming magturo. And then, field namin to. Kaya nalulungkot ako dahil hindi ko magawa o hindi ko magampanan yung trabaho ko as a teacher. So, parang this time of pandemic, para kasi naputulan ka ng paa na gusto mo tumulong pero hindi mo magawa dahil nga ngayon sa sitwasyon natin. But, sana man lang lahat ng parent ay mag-initiate din. Alam ko naman, lahat kayo may Facebook. So, kung may Facebook kayo, may YouTube din, di ba? So, huwag niyo sabihin, wala kayong YouTube. So, hindi na ako magsasermon. But, nasa inyo lang to. It's your choice kung manood kayo ng YouTube, kung hindi. But, yung bata ang magsasuffer, at sa inyo din po. Kasi, kayo yung turo dyan sa bahay. Ako, kami as the pupils, facilitator, kasi wala kami sa bahay nyo para turuan. So, ito na nga ginawa ko para nga po dyan. Para ma-ease naman yung mga bigatin nyo na gusto nyo tumulong sa anak nyo, but wala din kayong hindi din nyo ma-explain further sa mga bata. So let's start na. Okay, so ito po sa direction natin. Study the following properties of material. Okay, so dito pa lang sa activity 3, study lang. Okay, there's a new terms, unlocking of words, and enhance your vocabulary. So now, letter A, hardness. Hardness, from the root word hard. So, hardness. Hard, matigas. Okay, now, so,
Binokwalin tayo sa changes of materials. Okay, hardness. So, the meaning for the hardness is the ability of a material to resist pressure. Ibig sabihin yan, may kakayahan yung isang materials na nagre-resist ng pressure. Ibig sabihin, kahit anong pukpuk mo, kahit anong tapon mo, i-resist niya yung pressure na nasa bagay. So, yan po ang klase or type of properties of materials na tinatawag na hardness. For example, ito. Kadalasan sa hardness is mga solid. Kahit ganun, ano, nag-exert tayo ng pressure, walang mangyari. Diba? So, that is hardness. Okay, next. Malleability. Malleability is when you terms nyo to sa inyo, hindi nyo ito araw-araw naririnig. So, ganyan po. That's why nalilito pa rin, nalilito kayo sa mga bagong terms. So, now, the meaning of this malleability, the ability of a material to be pounded into thin sheets. So, ibig sabihin, for example, metal. Pag ayan ang ano yung sa panday, diba, ininit niya, tapos si ano, para mag-form siya in another materials. Metal siya, from blocks pa yung metals na inano doon, tapos inindahan siya sa process of heating. Kahit ilang Fahrenheit pa yun, Celsius degrees, mga ganyan, sobrang init nun. And then, pag natunaw siya, ipapound, ididikdik, or igaganon, hammer, by the use of hammer, ipapound para po makagawa siya ng isang sword. So, ganyan yung malleability. Anything that, any metal na dumaan sa process of heating, and then, so that is a malleability. Next, ductility. Ductility, new term din to sa inyo. That's why, the ability of a material to be drawn into thin wires. So, kadalasan itong ductility is paper clips. Para siyang wire material siya na maninipis na wire. Yan po. Paper clip duct, tamang mga ang sample doon. Pwede siyang ganun. Ano to, stretch? Hindi siya ma-stretch. Maano mo lang siya, magbanat, mabend, ganun, mabend. So na. Next, porosity. Sa porosity, siya po yung ability of a material to allow water and gases to pass through it. For example, cloth. Okay, ang cloth or damit is an example of porosity. Dahil when we put water into the clothes, so ina-absorb lang niya, tapos tatagos din yung water. Pag na-absorb niya, pero i-release din niya. So that it's passed through it. Yan yung porosity. Example niyan, anything that's nag-absorb ng water, that's porosity. Okay, next, flexibility. Flexibility, the ability of the materials to bend or roll without breaking easily. So, flexibility, pwede tao to na magaling mag-ganon-ganon. Okay, flexibility, mag-reflex ka. Reflex talaga. Yeah. Yun. Pwede ka yung ruler, na ruler na flexible. Kahit ay ganun-ganun siya, hindi siya nababali. So, yun po. Example doon is roller. Okay, F. Thermal conductivity. Maraming mali dito. Okay, thermal conductivity. When you say thermal, mainit ito. Thermal. Conductivity, nagka-conduct siya ng, meron siyang ability na magka-conduct siya ng, mag-transfer siya ng init. So, yun. Thermal conductivity. The ability of material to transfer heat from one area to another. Thermos. Thermos kettle. Ayan. Pag nagpakulo ka ng tubig,
unang-unang ma-uminit doon is yung kettle. Next, yung water na nasa loob ng kettle. Ano Tagalog ng kettle? Hindi ko alam. Casserole, mga ganun. Basta, mga cooking materials, yun po. Yan ang marami dyan sa thermal conductivity. On now, next, G, brittleness. Sa brittleness is, ito yung madaling mabasag. Mga babasagin. Yun po. Mga babasagin. Hindi ko alam bakit paper yung mga sagot dun sa brittleness. Ganon. Ang brittleness is nababasag po. Mga babasagin. Platong babasagin. Mukha, charot. Bote na babasagin. Lahat ng babasagin. Brittleness po yun. Okay. Now, next. H. Solubility. The ability of materials to be dissolved in another form of matter. So, solubility, for example, asin, natutunaw siya sa tubig. Sugar, natutunaw siya sa tubig. Any powder, detergent powder, juice powder, lahat ng powder. Lahat ng natutunaw, yan ang solubility. So, gets na? Next, J, elasticity. The ability of materials to return to its original size and shape without breaking. Ito yung mga elastiko, rubber, mga ganun. Kahit naging na ganun, banat-banat, ganun-ganun, batak-batak mo siya, babalik pa rin siya into its original form. Okay? So, yung mga tali natin, kahit naging ganun, rubber, mga garter, yun yung example ng elasticity. Gets na? Okay, next, K. Chemical reactivity. When we see chemical reactivity, there's a chemical reaction. Okay, ito yung mga kadalasan nang meron sa ating laboratory when you mix the liquid nitrogen into the dust. Basta nakita mo yun siya, mga flask na nasa loob ng laboratory, pero wala. Hindi nyo nakita. Pero sa mga movie, meron mga ganun. Sa test tube, mga ganun. So, chemical reactivity, the ability of materials to react and produce new materials when combined with oxygen, acid, and water. Okay, for example, pwede sabi ni gasoline. Okay. Kapag merong lighter, radiation ng cellphone, anything, magre-react siya. Chemical reaction. Ano pa ba mga chemical reaction? Gasoline, kerosene, mga ganon. Kapag, ayan, susunog. Ganon. Next, ito na yung sa, ito. Konti lang yung nakasagot dito na nakagets. So, I read first the direction. Given the picture, so ito yung picture, identify the property of each materials by choosing from the given list of properties above. So, when you say, the properties above, so ito po yun. So, ito yung isusulat mo, or it's either, ayan, ang sinabi to, write the letter of your choice in your space provider. So, ito yung isusulat. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ganon. I know, hala, hindi pala natin ano yung flammability. Yung flammability, ito yung madaling nasusunog pala, ha? Ito yung mga madaling nasusunog. Ito yung kerosene, gasoline, ganun. Ang chemical reactivity, yung muriatic, sa water, nagre-react siya, or muriatic, and powder, or detergent, magre-react siya, bumubula siya, maglalabas siya sa test tube. Okay, now, So, number one, what is the answer there? It is a chopping board. So, the correct answer is hardness. Dito, dalawang sagot is pwede siyang malleability, pwede siyang ductility. Ito, cloth is porosity. Ito, pwede rin siyang, kasi jewelry siya eh, malleability. Ductility, solubility, brittleness, thermal conductivity,
flammability or chemical reactivity, and this is elasticity. So that it's. So next, ito yung activity 4, sort it out. So kailangan natin hiwa-hiwalayin, sort it out from the word itself. Okay, direction, read about two types of properties in the boxes below. So ito yon. So then write each property in the appropriate box. Hindi ko mas i-explain ko lang sa inyo kasi uulitin yun yung exam kasi bibigay ko tomorrow. Uulitin nyo lang removal ganun. Para malinawan naman din konti. Okay? Okay na. So what is that? Let's differentiate now between chemical and physical. Okay, chemical when it is have an chemical involved. Physical, it's all about it's physical. Physical lang siya. Physical. Ano yung nakikita mo, kung ano yung hugis mo, basta anything sa physical natin, sa physical ng bahay, sa physical ng aircon, sa cellphone, lahat yung sa panglabas na anyo. Yun po ang physical. Kahit na putulin man itong kamay ko, kamay pa rin siya. Gets? Walang pagbabago. Unless kung i-cremate ako kasi mag-change ako into ash. So yun, papasok na dun si chemical. Gets? Okay, so now the properties there is 1, smell, 2, color, 3, reactivity, 4, boiling point. Ito yung mataas ang kanyang heat, yung init, pakulo, ganun. 5, heat of combustion, breaking down. So, combustion, ito yung mga nasa generator, sa anything sa machine, engine, mga ganun. 6, size, 7, shape. So, now, ito sa chemical, properties that change in composition of a substance. Ito yung sinasabing change in composition. Ibig sabihin, pag ang dahon, yung patay na dahon, pag nilagyan siya natin ng apoy, masusunog siya. Ang i-observe natin yung kulay ng dahon bago mo pa bago mo pa sinunog is color brown. After na sinunog mo na, nagiging black na siya. So that is chemical. Kasi nagbabago na yung kanyang anyo. Okay. Sana maintindihan nyo na. Okay, so physical naman po, properties that do not change the composition of a substance, only its appearance. Ibig sabihin, appearance. So, ano ang itsura ni Marian Rivera? Sabihin nyo, matangos ang ilong, mapungay ang mata, mahabang buhok. Yan, lahat yun is physical. Lahat yun, physical. Okay, now, so yan, isa-sort out natin yan. Ito si smell. Saan ba yan? Saan ba nabibilong si smell? Yung pang-amoy natin. Pang-amoy, amoy. Anything, pwede nating amoyin. Maliban lang sa mga poisonous, something ganun. Okay, so kung si smell, chemical. Smell, physical. Si color, chemical, physical. Hindi ko sasagutin to kasi sasagutin, uulitin nyo to eh. Reactivity, ibig sabihin, there's a reaction. Mga reaction. Kadalasan siya sa mga laboratory na umuusok, mumubula, ganon. Tapos nagiging Wolverine. Charot. Okay na, itong heat and combustion. Sinabi ko na engine, size and shape. Size yung sukat. Shape yung hugis. Ganon. So ito na, last. Guess what? Okay, ito, alam kong nire-research nyo to, gino-google nyo to, dahil, pero kahit na malayo kayo sa isa't isa, pero si Google nandyan, kaya pare-pareho yung sagot. So, alam ko namang po, gino-google lang. Pero ito nga, i-advise ko sa inyo, kung wala na talagang maisip na mga other question, pwede namang i-revise. Pwede mag-isip na tayo kung ano yung malapit na sa katotohanan or malapit nga na nasa bahay lang din. Basta kung alam natin ay ito yung properties na to, yung properties na yon. Hindi na yung
iniisip ko pa, bakit pare-pareho sila ng sagot? Ang layo-layo naman ng mga bahay. No. So, alam ko, isa lang yung source nyo. Source ng tao nito? Internet. Okay na. So, direction. Give two example of materials that share the following properties. Ito yung porous. Ito yung mga nag-absorb ng water. Flexible. Kahit anong bali mo, hindi siya nababali. Pero malambot siya, ganun. Number three, malleable. Ito yung malleability. Tinutunaw bago tuwing panibagong materials. Conductor. Si conductor, hindi itong... wala, funny lang. So, si conductor, siya yung conductivity o thermal conductivity or heat conductor, electricity conductor, mga ganun yung madali lang, balis siya lang yung way para hinakandak siya ng electricity, ng heat, dinadaanan siya, yung ganun. Hard, ito yung hardness, mga lahat ng matitigas sa bagay. Hindi yung, may nabasa akong ganun na ano eh, basta yun na yun. So, thank you for watching guys. So, I hope na meron kayong natutunan. Pwede naman kayong mag-comment kung ano yung mga katanungan nyo pa. Kung ano pang gusto nyong ipagawa nyo sa akin. Basta kaya ko. Basta kaya ko tumulong. So, I'm here. So, thank you and keep safe and see you tomorrow. And I love you all. Kabalush!